Naniniwala ang ilang senador na sinibak at hindi pinagbitiw ni Pangulong Duterte si PhilHealth President and CEO Ricardo Morales. At kaugnay po niyan, nagbabalita si Mian Los Paños. Bong, Cheryl, magandang gabi sa inyo. Mag-aalas 6 ngayong gabi, kinumpirma ni Senator Bongo na na-receive na o na natanggap na ni Executive Secretary Miguel Dea ang resignation letter ni PhilHealth President Morales. At on the way na raw ito sa Pangulo para sa kanyang signature, acceptance and signature. Mismong si Pangulong Duterte kasi ang nagpayo kay Morales na magbitiw na sa pwesto dahil rin sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Nagpapagamot si Morales ngayon sa sakit na lymphoma o cancer of the lymph nodes. Pero tingin ng ilang mga senador, mukhang sinibak daw talaga si Morales. Naripang report. President and CEO Ricardo Morales ang pagbibitiw ngayong araw. Ito raw ang payo ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang kalusugan. Pero tingin ni Senate President Tito Soto, ang totoo ay sinibak si Morales sa gitna ng alegasyon ng korupsyon sa PhilHealth. Ang Malacanang naman, tikom pa ang bibig kung sino ang posibleng pumalit kay Morales. Ayon naman kay Health Undersecretary Rosario Vergeri, handang tanggapin ng DOH ang pagbibitiw ni Morales. Samantala, mga Senior Vice President for Legal ng PhilHealth na si Attorney Jojo Del Rosario na nauna nang isinailalim sa 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman ay nagbitiw na rin sa pwesto. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi ni Del Rosario na masakit na desisyon ito para sa kanya. Pero ang pinakamasakit daw yung akusasyon na ibinabato sa PhilHealth na minahal niya sa loob ng 22 taon. Si Senador Ping Lacson hangad daw na gumaling sa kanyang sakit na cancer si Morales. Pero kahit pa nagbitiw na siya at si Del Rosario, di pa rin sila lusot sa anumang criminal charges na pwedeng irekomenda ng Senado. Wala na silang pananagutan administratively. Magpera na lang kung merong dapat na damage na dapat harapin doon sa aspeto ng administrative o civil. Pero sa administrative, baka naging parang muted na yon dahil wala na sila sa gobyerno. Paano po pa sila hahabulin ng administrative na process? Yung Criminal Act, ang mag-extinguish lang noon kung mag-proscribe eh. Pero sabi ko nga, magkita sa pagdinig, kasi ang nakita namin provision na na-violate yun. Sa ngayon, inihahanda na ng Senate Committee of the Whole ang report ugnay sa mga isinagawang 3 pagdinig sa umano'y malawakang korupsyon sa PhilHealth. Ayon kay Lacson, irerekomenda nila ang pagsampa ng kasong graft and corruption, malversation of funds at violation of tax laws. Ilan daw sa mga posibleng pakasuhan, sina PhilHealth President Morales, gayon din si Fund Management SVP Renato Limshapo. Maliwanag din daw na illegal ang paglabas ng pondo ng PhilHealth gamit ang Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Bok, Cheryl, tinitignan pa raw ngayon ng Senate Committee of the Whole ano ang pwedeng maging pananagutan dito ni DOH Secretary Duque kahit pa itinuro na siya ng isa sa mga resource persons. Kung naalala ninyo nung nakaraang hearing si Attorney Thorson Keith na sinasabing padrino daw o godfather nitong mafia si Secretary Duque. Pero ang sabi nila Senator Lacson, they're after the hard evidence. Kung wala naman daw malakas na ebidensya, hindi sila basta-basta magre-recommenda ng kaso kay Secretary Duque o kung sino pa mang opisyal ng PhilHealth. Bok, Cheryl? Mian, dito sa mga nagbitiw sa pwesto ng mga PhilHealth officials, ano, kasi di ba ang itong investigasyon na ginagawa ng Senate, after that, recommendation lang naman yung mangyayari, yung kanilang maaaring gawin. Paano makakasiguro na makakasuhan at hindi makakalusot nga itong mga PhilHealth officials? For one, sabi ni Senator Lacson sa atin, pinorward na nila lahat ng pieces of evidence na nakuha nila doon sa task force na pinamumunuan ng DOJ. Dahil sa huli, DOJ naman talaga ang may karapatang magsampa ng kaso, yung task force at mismong yung PECC na isa rin sa mga tumayong witness ano, o resource person sa pandinig. So, ang sinasabi nila Senator Lacson, they hope to help itong task force nito sa pagsasampa ng kaso at kung ano pa mang pakakailangan nila sa mga ebidensya. Dahil dun sa 3 hearing ngayon, naniniwala yung mga senador, malawak yung na-cover nila ng mga issues kaugnay sa PhilHealth. How many officials ang nakita nila o yung re-recommendahan nila ng kaso? Sa ngayon, wala pang bilang, Cheryl, kasi ang namumuno sa mismong pagtitimon o pagkukulit ng mga kakasuhan at yung mismo committee report ay mismong si Senate President Tito Soto. Kanina, hindi natin siya nakapanayam dahil nga raw busy sila doon sa committee report, pero base sa makikipag-usap sa kanya ni Senator Lacson, ang nabanggit nga ay mukhang sigurado na itong si PhilHealth President Morales and si SVP Limshapo dahil nga doon sa issue ng IRM. Inaalam pa natin,
by next week, sabi ni Senate President Soto, Monday niyo daw i-deliver sa plenaryo yung mismong laman ng committee report. Pero ang alam natin, holiday yan eh. So kung holiday, baka daw Tuesday doon nila ilalabas talaga yung mismong laman at rekomendasyon sa loob ng committee report. Bok, Cheryl? Well, I suppose yung tanong ng marami kasi would be in, would involve Morales himself eh. Kasi Morales has only been there for around a year. Actually, August siya of last year pumasok yan. And he came in with a very good reputation kasi dati sa AFP siya yung kilala bilang isang reformist. Siya yung parating nangangalampag against graft and corruption. So I suppose, well, at least for me, the first question would be, was there any indication from anybody especially from Malacanang, kung yung pag-alis ni Morales is really because of his health problem or because of lack of trust and confidence on the part of the president. So far, kung pagbabasihan natin, Bok, yung text message mula kay DOJ Secretary Menardo Guevara, ang sinasabi niya, after daw talaga yung Pangulo doon sa health ni President Morales, nakikita raw ng Pangulo na on and off yung kanyang health situation. So mas mabuti, bumaba na lang siya sa pwesto, lalo't nasa critical na sitwasyon ngayon ng PhilHealth. Pero yun nga, yung ilang mga senador, for example, Senate President Soto, sabi niya, mukhang humanitarian way lang daw yon ng pag-fire o pagsibak ng Pangulo kay President Morales. At kanina sa isang interview sa isang radyo, sinasabi nga ni President Morales na siya ang nag-resign. Pero tingin nga rin ni Senator Lacson, hindi kusa ito. Pangulo ang nagsabi na mag-resign na si President Morales sa gitna ng mga kontrobersyang ito po. Mm-hmm. Well, I suppose the other way of looking at it is whether or not the President will reappoint Morales in another post in the next few months, which has happened before with other officials who were implicated in graft and corruption. Tama ka. Isa yan sa abangan kung re-appoint pa ba siya. Though of course, kung magiging consistent ang Pangulo doon sa kanyang sinasabi na dahil sa health condition ni Morales, kaya niya ito pinapababa o sinasabing dapat nang bababa sa pwesto, siguro it would take time kung i-reappoint man niya kasi dapat gumaling muna siya. But sa ngayon, siyempre, ang isa sa mga tanong din dyan, sinong papalit? At sinasabi nga ng Malacanang, wala pang vacancy as of kaninang umaga kasi nga kare-receive lang pala ng resignation letter ngayong hapon. At mukhang pipirmahan pa lang daw ng Pangulo at i-accept pa lang ito. Basta ang sinasabi, ito daw ay pagtugon nga rin ng Pangulo dun sa paglaban sa korupsyon. Okay, maraming salamat. Mian Los Baños.